at napasubsubo ko sa kanya, ilong sa ilong, labi sa labi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, natungkayan natin kung paano natakasan ni Hia ang mga gwardiya ng palasyo dahil siya'y nakilalang fake princess. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin kung paano nga ba unti-unting mapapalapit ang prinsipe sa ating bida. Chapter 4. Unti-unti kong inangat ang aking mukha, kabado. Dumadagundong ang tibok na puso ko. 8 million pesos tapos kulong, oust, award. Saklap ng istoryang OFW to pag nagkataon. Naredy ko ng sarili ko sa muling pagtakbo. Tumigas ang mga kalamnan ko sa binte. Kahit alam kong hapong-hapo na ako, ready na ako. Isa, dalawa, tatlo! At napatakbo ako bigla. Napatakbo ako at tumalong bigla kay Rex. Rex, sigaw ko. Grabing saya ng puso ko nung makita ko siya. Ang galing mo. Habang pinaghahalikan ko siya sa pisngi, ulo at noo. Gulong-gulo na ang buhok nito, nalalo ko pang ginulo. Tawang-tawa naman ito sa akin at biglang sumeryoso ang mukha na siyang ikinatigil ko. Seryoso? Ano nangyari? At ibinaba ako nito at hinila sa liblib pang lugar. Mahabang istorya. Ipapaliwanag ko na sana sa kanya ang lahat. What are you two doing here? Malalim at pagalit na pagtatanong ng mga tagapantay ng palasyo na nasa harapan na namin. Nakatingin kaming dalawa na parabang may bara. Kung ano man sa lalamunan ko sa oras na iyon, yumakap sa akin si Rex ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. I am sorry, bungad niya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Ba't nagsusorry ang best friend ko sa akin? Tumulo ang aking mga luha at sumenyas ako ng pagtutol. Huwag mong gawin sa akin to, Rex. Magkaibigan tayo. Sa isip ko, tumingin ako sa mga tagabantay at mas natakot ako sa mga itsura nito. Ito na nga bang huhuli sa akin? Oo, ang papangit nila at nakakatakot. Muli ko ibinalik ang tingin kay Rex. Pinipilit kong pakiusapan siya sa mga pagtitig ko. Sana lamang ay naiintindihan niya ito. I'm sorry. Ulit nito na walang kagatol-gatol. Napalunok muna ito bago nagsalita muli ng mas kumpiyansa sa kanyang sinasabi. But I think, katahimikan, I have to tell them our secret relationship. Our relationship? Pagkagulat ko. At siya namang pagtapak nito sa paa ko. At sabay ng pagtapak niya ay ang paghalakak ko ng napakalakas. Hindi ko magawang umaray kahit napakasakit ng pagtapak ng higanting ito. Yes, yes, we are in love. Oh yes. At nakita kong nagkatinginan ng mga ito at nagsipagtawanan nang matapos ang marinig ng sinabi ko. Lumapit ito sa amin at kinamayan ng lalaki. Congratulations! You're a real man. Pagpuri na to. We are sorry to disturb you. See you around, bud. At may narinig silang yabag ng paa palayo sa lugar namin na ikinatalanta naman ng mga tauhan at iniwan kaming dalawa na walang ano-ano. Susunod na ako sa kanila. Marami ka pang ipapaliwanag sa akin. Hindi pa tayo tapos. Nakahinga ako ng maluwag-luwag. Alam kong bad trip na sa akin si Rex sa mga ganong klaseng pananalita niya. Bye, boyfie. Love you. Pagbibiro ko. At pinakitaan ako ng kamao nito habang nakatalikod sa akin. Kinabukasan, tahimik ang lahat na parabang walang nangyari sa loob ng palasyo. Patuloy ang buhay ko bilang isang katulong. Gigising ng umaga,
mag-aayos at pupunta na sa kanya-kanyang destino. Linis doon, linis dito. Hindi ko malaman kadahilanan pero nalulungkot ako. Sobra. Kaya minsan, minanais ko na lang na alalahanin ang mga pangyayari. Kumbaga sa isang movie eh, paulit-ulit ko itong piniplay. Bago matulog, ay nagdadasal akong sana ay muli ko makita ang prinsipe. O makadaungang palad man lamang. Pero alam ko sa sarili ko na hanggang doon na lamang. Wala akong ibang balita na masagap sa palasyo. Ang lahat ay ayaw magsalita ukol dito. Sa Rex ay bihira ko namang makita at nagkaroon siya ng ibang task. Kaya naman hindi na kami gaano nakakapag-usap. Ewan ko ba, hindi ko alam kung yung niya ba ang dahilan o baka iniiwasan niya ako dala ng ginawa ko. Hindi siya natuwa. GA, ano naman nakakatawa ng pinagkagawa mo? Magsisita ko sa sarili. Muntikan na kaming mapahamak dahil sa pinagkagawa ko. Gabi-gabi simula ng insidente, ang pampatulog ko ay yung telang pinamumunas ko ng pawis ni Prince Demir. Hi, ang bango-bango pa rin. At habang inaamoy-amoy ko ay naaalala ko ang uratex niyang dibdib. Oh my Prince Demir. Pero sa gabing ito, kahit na anong singhot ko sa tela ay hindi ako makatulog. Panay pagbiling ko sa kama pero hindi ko magawang makatulog talaga. Napilitan akong bumangon at isuot muli ang damit na pangkatulong. Naglakad-lakad ako at hindi ako huminto kahit na may makasalubong pang tagabantay. Alam ko kung ano ang gusto kong gawin. Gusto ko ulit makita ang prinsipe. At may isang paraan lang para magawa ko iyon. Kailangan kong gumalagala sa loob ng palasyo. Linis kunwari doon, linis dito. Nagsipag-sipagan talaga ako. Para kunwari ay hindi mapansin na espiya lang ako sa loob. Hey! Pagtawag na pansin nito sa akin, pero hindi ko pinansin. Hey lady! Pag-uulit na to. Tumingin ako at lumingalinga sa likuran ko. Nagmaang-maanga na baka hindi ako ang tinatawag nito. Me? Pagkukumpirma ko. Yes, you. You are wearing blue uniform. This is not your shift. Ah, oh yes. At ginipian ko pa ito. I thought it's time. Pangatwiran ko. Patay. Kala ko lulusot. At tumalikod na ako dito at sumenyas ng bye-bye. The prince has arrived. Sigaw ng isang tagabantay. Lahat ay naging alerto. Habang ako naman ay natuwa sa narinig kong anunsyo ng mga ito. Ang prinsipe. Makikita ko na ulit ang prinsipe. Ibang indayog ng puso ko. May halong kaba. Kilig at saya. Gustong gusto ko na ulit siyang makita. Natarantaan lahat at napansin kong napakadami ang nagkagulo para alalayan ng prinsipe. Akay-akay nila ang prinsipe at parabang langu sa alak. Duman ito sa harap ko ngunit damit lang ang nasilayan ko. Pinilit yung silipin ngunit hindi ako nagtagumpay makita. Kahit man lamang ang mga mapupungay nitong mga mata. Drunkard Prince Demir. Bulong pa ng isang tagalinis na kasama ko. Nang tinignan ko sila na masama, tsaka lang sila na nahimik at lumayo. Ang prinsipe laging lasing. Bakit kaya? Pagtatanong ko sa sarili ko. Lumabas na ako sa palasyo dahil alam kong hindi rin ako makakatagal sa loob. Ngayon ko lang nalamang may mga traffic enforcer pala sa loob at kaming mga chimay ay color coding pala sa loob ng palasyo. Walang lusot, naisip ko. Kakainis. Naglalakad ako na naglalakad na walang direksyon. Hindi pa ako inaantok. Paano nga naman ako aantukin? Panaisip ko sa prinsipe kung paano ko makakita. Hala, may tumatawag na uwak. Tiningnan ko ang paligid at tila hindi na ako pamilyar sa lugar na ito. Princess, where are you? Sigaw na ng may-ari ng boses. Umi-echo ang boses at alam na alam ko.
boses ni Prince Demirion. Hindi ako pwedeng magkamali. Nasa balkonahe siya. Sa sobrang pag-excite ko, ay dali-dali akong sumugod upang kawayan ng prinsipe sa balkonahe. Ay, putik. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makakaway. Kapag minalas-malas ka nga naman, shower time pa lang pinuntahan ko dito. Iyo, ang lagkit ng pagmamahal mo. Walang hiyang prinsipe ka. Maktol ko. Bumalik ako sa dinaanan ko kanina, pabalik na maid's quarters. Sa daan, ay nadaanan ko ulit ang gwardyang nanita sa akin kanina. Ngumiwi ito sa amoy ko at nagsalita pa. I told you, tomorrow is your duty. Tininan ko siya pa ilalim. I know. Basang-basa ako ng suka galing ng prinsipe. Mukhang mali atang dun ako dumaan, naisip ko. May paninisip pa akong ginawa sa sarili. Kulit mo kasi, yeah. Kung natulog ka na, edi sana hindi ka na naliligo ngayon ng paulit-ulit. Ilang beses ata ako naghilod kasi feeling ko, ako atang uminom. Kasi kahit na anong gawin ko eh, nahahamoy ko ang sarili kong galing sa suka. Kinaumagahan, nag-almusal kami ng sabay-sabay sa quarters. Lahat ay masaya at nagtatawanan nang lumabas ako. Ano yun? Tanong ng isa. Ang baho? Sino umutot? Inis na tanong ng isa. Ako ba yun? Lintik. Ang baho ko pa din. Sa pantaha ko. Parang amoy alak na panis. Sabi pa ng katabi ko. Huy, bawal uminom dito ha. Baka meron sa inyong tumungga ng alak ng palasyo. Matagalan dikit sa katawan nun. Pagtawa pa ng isa. Hoy, kilala ko kayo, mga ututin. Kaya kung dudumi kayo, huwag kayo dito. Nagkatinginan sila na para bang iniisip nila, sino ba talaga mabaho? Lahat ay suspect. At ako ang kunwaring biktima. Tumawa ako ng pagkalakas-lakas na sinabayan pa nila. Napuno ng halakakan ng kusina. Kung sino man ang totoo mabaho, walang sino mang nakakaalam. Basta ang alam ko sa gabing ito, kailangan kong masatisfy ang aking puso. Need ko makita ang prinsipe. Same time, same day. Inabangan ko ulit ang anino ni Demir. Nax, Demir na lang para kunwari close. Medyo matagal-tagal na din akong nag-aabang at medyo nagpipiesta na mga lamok sa akin. Tiba-tiba ang mga moskito sa akin at hinayaan ko na lang. Anino mo lang, Prince. Sige na. At para bang dininig ng langit ang mataimtim kong panalangin. Dumungaw ang prinsipe. Oh my gosh! Nakaroba ang prinsipe. Mukha naman itong hindi lasing sa aking palagay. Tumingin ito sa pwesto ko at para bang nagduda. Lumingalinga pa ito at pumasok sa loob. At maya-maya ay lumabas ulit. At binato ang halaman sa pinagtataguan ko. Ouch! Paghawak ko sa ulo ko. Ilang hiya to sa isip ko. At pagtingin ko muli, ay wala na ito. Ay sayang, matutulog na ata. Humakbang na ako paalis sa lugar ng may gwadyang papunta sa kinaroroonan ko. Napilitan akong dumapa sa lupang mamasa-masapa at gumapang palayo sa kanina kong lugar. I think there's someone there. Sigaw ng prinsipe. Napapikit ako. Lagot. Isip-isip hiya. Anong gagawin mo? Magagalugad na sana ang mga gwardya ng... Meow! Sabi ko. Meow! Ulit ko pa. Help me, Lord. I hear the cat, Prince Demir. Then look for the cat. Utos ng prinsipe. Napahampas ako sa noo. Unti-unting humina ang pagmiyo ko nang biglang may naglakad sa harap ng mukha ko. Pusa! Lord, thank you. Kinuha ko ang pusa at hinagis banda sa kanila. The cat of the queen is here, Prince. At hinabol nila ang pusa ng reyna. Nakahinga ako ng maluwag at naupo sa lupa. Ilang minuto rin akong ganun.
Putik-putik na ako. Kahapon suka. Ngayon naman ay putik. Mukhang need ko na atang sumuko para makita ang prinsipe. Mali na ata ako sa mga pinag-iisip ko. There you are. Para ako nanikas. Nilingon ko ang may-ari ng boses. Nakatayo sa likod ko si Prince Dimir. Nakakross ang arm at nakangiti. I guess you want to see me? Inalis ko ang pagkakalingon sa kanya at lihim na umiti. Masama atang umamin na nararamdaman sa lalaki. Conservative nga sila, di ba? Do you mind standing here? Let me help you. At in-extend nito ang braso nito sa akin at pin-unlakan ko naman. Tatayo na sana ako nang ma-out of balance ako dahil nalubog ang paa ko sa malambot na lupa na naroon. Napaakap ako sa kanya at naibigay ko ang lahat ng bigat ko sa katawan niya na nagpadulot ng pagkawala ng balanse ng prinsipe. Nadaganan ko siya at nasubsob ako sa mukha niya. Labi sa labi at ilong sa ilong. Nagulat kami pareho at napaupo ako bigla. Hawak ang aking mga labi. Naupo din siya sa lupa at nahiyang hindi makatingin sa akin. Hindi kami nag-imikan ng ilang minuto at tiningnan ko siya ay nagtama ang aming mga mata. At bigla itong natawa. You look crazy. Habang tinititigan niya ang putik-putik kong mukha. You kiss a prince with a soil on your face. Sabay tawa nito. But you also have soil on your face. Really? At kinapaka pa nito ang mukha. Yeah, here. At pinahiran ko siya ng putik ng tuluyan. Nagtawanan kami ng nagtawanan. Masaya ang gabi. At hindi namin namamalayan na habang ine-enjoy namin ang gabing yun, eh meron ding pares na mga matang nag-e-enjoy na panoorin ang moment na yun. Nakaupong nagmamasid at umiinom ng alak. Gotcha! Tura nito. At biglang humalakhak. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 4. Sino naman kaya ang nakahuli sa dalawa na naglalaro sa putikan? Ano kaya magiging consequences nito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.